Sige, puntahan na natin ang pinakakahinta, yung park mo, dear tropa. Ah, asan yung ano? Ito. Ikaw, babasa niya. Ako babasa. O, sige, yung tugtog. Nako. Walang preparasyon yan, ha? Kaya nga, eh. O, sige, kaya mo bang basahin? Sige, basta babasahin natin yan. Kayang-kaya. Kaya yan. May code for the day pa. Kunti lang yun, iiklian ko na. Ang haba sana, diba? Mahaba sana, pero iiklian na lang kasi oras na. Go, coach. Dear tropa, itago niyo na lang ako sa pangalang Alin. Alin, ha? Alin. Alin. Masyadong makulay ang buhay ko. Punong-puno ito ng saya at lungkot. Magkahalong hikbi, hagulgol, at minsan ay nagagalit pa nga sa sitwasyong hindi mo kontrol. Kabod na lang tutulo ang luha na di mo naman masabi sa iba kung ano ang iyong problema. Ay! Bakit? Sige, tuloy mo! Kaya kinikim-kim mo na lang ito at lilipas rin naman. Yan ako. Kinakaya ang problema at mga pagsubok sa buhay. Ayoko kasi na may maapektuhang iba. Gusto ko, ako na lang ang apektado. Sa paniniwalang ang lahat ng pagsubok ay may katapusan. Ang problema ay may solusyon. Ang malungkot na kabanata sa buhay ay may masayang hinaharap. Maaga kong nagkapamilya sa edad na sweet 16. Nainlove ako sa isang makisig na lalaki. Maaga kaming nagkaanak, kaya maagang nagkaroon ng responsibilidad. Tama ang aking magulang. Hindi pala pwedeng pag-ibig lang ang puhunan sa pag-aasawa. Dapat handa ka sa magiging responsibilidad mo. Matigas ang ulo ko noon. Ayokong makinig sa aking magulang. Basta kung ano ang gusto at tinitibok ng puso ko, walang makakahadlang. Wow! Sige pa rin ako sa gusto ko kahit sabihin ako ay pasaway. Ngunit, habang tumatagal, lumalaki ang mga bata, lumalaki ang responsibilidad, sumasabay pa ang ups and down ng buhay mag-asawa. Ang akala ko ay puro down na lang at walang ups. Nakukuha sa malakas na panalangin ang pagharap ng pagsubok. Inuusal ko pa lagi. Inuusal? Diyos ko po, sa inyo lang ako kumakapit. Huwag niyo po kaming pababayaan. Lahat na yata ng simbahan napuntahan ko. Kahit ako lang mag-isa ang nagsisimba. Ayoko na. Binabasa mo lang yun. Nalaig ba? Bakit ganun? Hanggang mapagtagumpayan ko ang maraming bagay. Lumago ang maliit na negosyo ko. Napag-aral ko ang aking mga anak. Nakapundan ng mga bagay para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ang tagumpay na ito ay dahil sa pag-unawaan at pagtutulungan ng mag-asawa. Ngunit, wala pang ganap na bagay sa buhay, maaari ring magkaroon ng pagbabago. Ang dating malakas ay maaring humina. Ang dating malago ay maaring kaunti na lang ang matira o tuluyang maglaho. Pero,
kailangan muling bumangon at harapin ang bagong hamon. Yan ang aking namakulay na buhay, mga katropa. Nahihiya ka man itong ikwento. Nilakasan ko na lang ang loob ko para sa inyo. Gumagalang Nila. Alin na Nila? Ako daw to. Napaiyak na ako. Truth to life ba? Truth to life story. Ang galing, 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 galing. Kilala, so, kilala niyo na talaga si Nila. Oh, diba? Tama ba? Yes. Shumyot ba sa ano? Shumyot ba doon sa... Wala, 100%. Ano ba yan? Kaya nga wala na akong naitatago sa tropa. Meron ka pa itinatago, hindi ka pa nagkukwento eh. Yeah. Kilalang kilala niyo na talaga. Bakit dito ka umiyak? Sa bandang ito, yung ano, yung... Ano yan? Eto, dito, kabud na lang tutulo ang luha na di mo naman masabi sa iba kung ano ang iyong problema. Kaya kikim-kimin mo na lang ito at lilipas rin naman. Eh, ang lakas ng hikbi mo rito. Oy, kahit, pang dyan, kahit naman sino, gano'n naman kaya. Sige. Okay, oh, tayo na magbibigay ng, ano, ng advice kay Alin. 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 A-advise na ba? Very good story. Hindi niya doon. Hindi niya nakita. Bababa na lang niya nung nakita. Kaya nga. Ba't kaya walang dear tropa? Sabi ko nga. Wala pa. Ako pala yun. Ako pala yun. It's your day.